Simula ngayong araw, makakabili na ang mga taga Cebu at Davao ng SIM card ng Dito Telecom. Ito'y dahil umpisa na ng kanilang commercial operations at magiging available na ang kanilang mobile services. Nauna nang inianunsyo ng Dito Telecom na mag-uumpisa ang kanilang commercial operations sa piling mga lugar sa Cebu at Davao, pero hindi pa kasama ang Metro Manila. Magsisimula ang commercial operations nito sa ilang lugar sa Metro Davao, kabilang na ang Panabo, Tagum, Carmen, Digos at Davao City. Habang sa Metro Cebu naman, mag-uumpisa ang kanilang operasyon sa Cebu City, Carcar, Consolacion, Danao, Liloan, Mandaue, Minglanilla, Naga, San Fernando at Talisay. Ayon sa Chief Administrative Officer ng Dito Telecom na si Attorney Adel Tamano, minarapat nilang umpisahan ang kanilang operasyon sa Kapitolyo ng Mindanao kung saan Dito Hango ang orihinal na pangalan ng kumpanya at minabuting isali na rin ang Cebu City. Decision talaga na magsimula po sa Mindanao kasi yung roots po ng Dito ay Mindanao talaga. If you will recall, Sec Martin, ang original na pangalan po ng Dito is Mindanao Islamic Telephone Company. At ang purpose po ng initial franchise ng Dito was to serve the underserved in Mindanao. Kaya naisip po namin na maganda ang unang commercial rollout po natin. Hindi po sa Manila, kundi po sa Mindanao, specifically sa Davao, at sa Visayas na rin po, specifically sa Sa ngayon ay nakapagpatayo na ng 1,900 cell sites ang Dito kung saan aabot sa 37% ang lawak ng connection na kanilang naaabot. Ang coverage po natin initially po is just 37%. And of course, naghihingi kami ng konting pag-unawa sa publiko kasi mahirap po talaga mag-setup ng network from zero. In fact, Sec Martin, marami nagsabi na hindi natin po kaya. But we have passed our first audit po, technical audit, and 37% po ng bansa ay covered. Sa abisong inilabas ng bagong telco company, pwedeng mag-avail ng 199 pesos promo ng mga bagong subscriber ng Dito Telecom. Nagkapaloob dito ang 1-month only subscription para sa call, text at data connection. Tatagal ang welcome promo mula March 8 hanggang March 31, 2021. Target ng Dito Telecom na masakop ang 84% ng populasyon ng bansa sa loob ng susunod na 5 taon. Nauna nang naging kontrobersyal ang Dito Telecom dahil kapartner nito ang China Telecommunications Corporation na pagmamay-ari ng Chinese government na sinasabing siyang magpapatayo at magpapatakbo ng mga pasilidad ng Dito Telecom. At isa na rito ang konstruksyon ng mga cell tower sa loob mismo ng ilang kampo ng militar. Kaya naman marami ang tumutuligsa dahil sa pangamba ng posibleng pang-espiya ng China sa komunikasyon ng Pilipinas na malaking banta sa seguridad ng bansa. Pero sa mga dati ng pahayag, tiniyak ng Dito Telecom na hindi malalabag ng kanilang serbisyo ang cyber at national security ng Pilipinas. Johanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.